Samantala, tumaas na naman ang presyo ng baboy sa mga pamilihan. Babala pa ng isang grupo, posible pa itong magpatuloy matapos makumpirma ang African Swine Fever sa Visayas. Nagbabalita si Shaila Francisco. Nagmahal na naman ang presyo ng baboy sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa Mega Q-Mart, umaabot na ng 420 hanggang 430 pesos ang kada kilo ng liyempo mula 400 nung nakaraang linggo. 380 pesos kada kilo naman ang laman mula 360 pesos. Pahirapan pa rin kasi ang pagdala ng supply sa Luzon mula sa Visayas at Mindanao. Sabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura, posibleng tumaas pa ang presyo ng baboy lalo't nakumpirma ng napasok ng ASF ang Leyte. Ang Visaya, ang muling ano nila is re-reassess na nila yung stocks din sa kanila. Baka hindi na sila mag-ship dito sa Luzon. So, kung ganun mangyayari, talagang tataas ang presyo niya. Bantay sarado na raw ito ng DA. Ayaw namin na kumalat yan yung sa abuyog at sana makontain natin. Ang spread yan ay yun nga, pag may infected na pig or kinatay mo pa, yun mag-spread. So ayaw natin mangyari yan. Para mapababa ang presyo at dumami ang supply, pinabibilis na ng Department of Agriculture ang pagpaparati ng imported pork sa bansa sa ilalim ng minimum access volume. Inaasahang darating ito sa Pebrero o Marso. Pinag-aaralan na rin nilang dagdagan ng imports sa ilalim nito ng 150,000 metric tons mula 54,000 metric tons. Sa ilalim ng minimum access volume kasi, nasa 30% lang ang taripa ng imported pork kumpara sa karaniwang 40%, kaya mapapababa din ang presyo sa merkado. Pero ngayon pa lang, marami na raw imported na baboy sa palengke. Mas mura ito ng halos 100 piso kumpara sa lokal na baboy. Hindi naman tutol dito ang mga pork producers lalo't kulang ang supply. We have to follow yung protocol na hindi pwede sa ASF-infected country. Dapat ASF-free, dapat FFT-free. Ang Meat Importers at Traders Association naman, sinabing makakatulong din kung pababain ang taripa, lalo't mataas ang presyo ng ilang baboy sa world market. Para sa 1PH, Shaila Francisco, News 5.